pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba itong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Buico at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko po ang chairman at engineer ng ating show. Ang chairman po ng Sinag, Samahan ng Industriya ng Agrikultura at engineer, si Engineer Rosendo. So, hello po. Amy, enjoy yes. Ka ba? Opo, umitim lang ako pero okay lang. Okay lang magpaitim, basta ganun yung biyahe natin, sir. Nakakapagod ba? Naku, walang pagod. Nagari tayo, no? Pero napakaganda po ng experience natin at talagang eye-opener po sa akin kasi ako, more on pala yan ang nakikita ko. Minsan lang ako makakita ng dagat. kala mo, no eh, doon sa island yung pupunta natin pala sa gitna ng dagat. Gitna pala ng dagat. Yun nga eh. Sabi ko, bakit parang hindi umaabot doon sa ano sa lupa yung mga bangka na nakikita ko? Pala wala talaga lupa. Andun lang sila. So sa mga kababayan natin, pinag-uusapan po namin ni Kasen doon yung fish cages po sa ano, Dagupan, di ba Kasen? Yeah, oo. Part of ano na yun? Rosario and the Mortis. No? The Mortis. Part of La Union na. Yeah. Ayan. Isa lang yan sa mga nabisita natin last time kasi umikot din tayo dun sa pinaka dressing or processing plant po ng bangus. At nakita nyo nga si Kasen dun, nag-debone pa ng mga bangus. Pasado nga daw, Kasen. Oo, sa tingin ko, ubos yung ano. Hindi yung ubos yung tinik, ubos yung laban. Yan naman. Mahirap ba? Hindi ko kasi nagawa. Mahirap po ba? Nakakanginig ba ng kamay habang ginagawa? Yung ano, yung tunitwist pa, di ba? Oo, ginagawa. Yun ang medyo mahirap. siguro ako nag-debone ako ng isa, mga 5 minutes. Sa kanila, talaga yung sa dalawang minuto, kaya na nila dalawa. Dalawa. So, parang isang minuto, isang isa. Ganun kabilis. Ay, napakaganda po na experience natin. Hindi lang yun yung pinuntahan natin. Ikaw, ako naman, sinubukan ko naman ito yung sahito, no? Yeah. Inabahan po talaga ako dun eh, yung sahito. Ako, ginagawa ko na kasi nito eh, kaya sabi ko, ikaw naman. Sabi ko nga sa'yo, lamok pa lang po yung napapatay ko, pero nung araw na yun, nadagdagan. Ayan. Yeah. So, marami tayong ginawa po sa Dagupan. At ngayon naman, binisita naman natin ay ang Alaminos. So dito, abangan ng ating mga kababayan, yung mga bibisitahin natin na sanctuary at mga i-introduce natin sa kanila na mga lamang dagat. makita natin yung buhay ng ano, yung mga nasa dagat. Opo. At hindi lang yun, yung magagandang lugar po dito. Lalo na kasi nakapunta tayo sa 100 Island. So ngayong araw po, makakasama natin kasi do ang naging susi sa ating pagpunta sa B4 Alamino. So i-share niya po sa atin, flashback, no? Pero share niya po sa atin yung ating mga napuntahang lugar doon. Kung ano at para saan po ang mga purpose nito. Ganon din po yung mga programa at servisyo na ino-offer ng B4 Region 1 para sa ating mga kababayan na gusto nyo din po na maging isang mangingisda. Ang mangingisda ay hindi lang po sa nangingisda sa dagat, pati yung nagpo-process po ng isda, kasama po yan, nagbebenta ng isda.
So ikaw po ay humawak ng isda, considered ka na na mangingisda. So kung gusto mo pang mag-invest dito, abangan mo ang aming episode dahil marami kang matututunan dito. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Kasama po natin ngayon ang OIC Regional Director ng BFAR Region 1. Kasama po natin si Ma'am Rosario Garland. Hello po! Hello po! Magandang umaga po! Hi Ma'am! Ma'am, nakalibot kami sa Pangasinan, BFAR Alaminos nga. At nakita namin yung station doon ng BFAR at napakaganda at meron tayong mga laboratory. Yung natural food, nalibot namin yun. Ano ba Ma'am yung ano natin? Yung pinaka goal natin para sa ating station dito sa BFAR Alaminos. Ay, opo, unang-una po ay siya yung ating hatchery. So, pag tinatawag po natin hatchery, diyan po natin pinapaanak yung mga iba't ibang fishery commodities natin na pwede natin ipamigay later sa ating mga clients, mga stakeholders na gustong mag-alaga or pwede rin nating ibalik mm-hmm. ulit sa ating mga katubigan para dumami sila sa wild. So kakibat noon yung mga pinapalaki natin, yung mga nanay, mga tatay doon sa 100 Islands. Yun po yung purpose ng ating station din po doon. Doon po pinapalaki yung ating mga breeders, mga broodstock. So kung manganganak na po sila, dadalhin na po natin doon sa may hatchery po natin sa may lookup. And then, ang isa sa pinaka parang puso ng hatchery, yun pong pag-aalaga po ng mga pagkain nila. Kasi hindi po pwede na hindi buhay din yung pagkain nila. Lalong-lalo na yung mga bagong panganak, napaka-sensitive po sila. So, mas kailangan pag-produce din tayo ng mga pagkain nila na buhay din. Kaya importante po yung natural food laboratory po natin. At nandun din nga po sa may lookup, sa may hatchery po natin. Hindi lang isda ang meron tayo dito sa BFAR Alaminos. Ang meron tayo ay meron mga sea cucumber, abalone, which is matataas ang presyo niya. Ha? Ayaw po. yun po yung mga madali po kasi silang alagaan at madali, hindi siya masyadong mabigat na activity. Opo. Parang ang tawag natin sa kanila is yung low investment pero high in value. Yun yes. po yung ano natin, yun po yung tawag po natin sa kanila. So yung abalone or donkey's ear, madali po siyang paanakin. Lalong-lalo na pag may mga pagkain siya. Ganon din po yung sea cucumber kasi parehas lang po sila yung protocols kung paano paanakin. And then ganon din si urchin or si maratangtang natin dito sa Ilocos. Ganon din yung protocols niya. Kaya pwede silang maalagaan at mabilis. Ang purpose naman po natin is una is to ibalik natin or seeding, i-seed po natin, ibalik po natin sa dagat. Kasi nga yung mga nangyari nga nung mga nakalipas na panahon na dahil nga high value siya. So, syempre, kung merong pagkakakitaan, di ba? So, ayan, over harvesting. Maliit pa kinukuha na dun sa wild, binibenta. Oo, over harvesting ang tawag natin. So, mababalik natin through aquaculture, ang tawag po natin, through aquaculture, meaning breeding, and then ibalik pa rin natin sa wild. Kaya, so aside from yung mga isda na pinapanak po natin, kasama po yan mga low investment pero high value na mga commodities. So, sinubukan nga namin mag trivia sa restaurant. Tapos, sabos nakakita kami ng menu. Sabi niya, abalone soup. So, sabi nung kasama ko,
tikman nga natin yan at yan ay inaalagaan natin pero hindi natin natitikman, ganon. Okay. Pero wala ang presyo. Tapos nung ano, hindi nilalagyan ng presyo. Tapos tinanong namin, meron ba kayo nito? Ay, opo, sabi naman nila. Tapos tinanong namin, ay, ba't walang presyo? Magkano ba? Sabi. Ay, tapos ang sabi sa amin is, 1,000 plus yung ano lang. Kaya nakalaki yung sabaw. Maliit lang, siguro baka para sa good dalawa. Good for one, good for two. Oo, kaya sabi namin, ano, tawa kami ng tawa. Ay, ano ba yan? Sa ganun po na kamahal. Opo. Sabi namin, ganun din si cucumber. Mm-hmm. Ang naalala ko na presyo ng dried na, yung na-process na is 7,000 per kilo. Wow. Maalala ko pero sa may mga iba na nagsasabi na parang 12,000 daw pagdating na doon sa may ano Binondo, ganon. Okay. Yung mga na-process na. Oo. Kasi ano yan, maliit naman kasi ang ano, ang magiging pag na-process na kasi parang 1/7 na rin lang or mga ganon, mga less than half na lang yung volume niya nung original. Kaya kasi umiimpis siya eh. Oo, humiliit. Kasi hawak nga namin ni Kasendo. Kasendo, di ba, mawak tayong si cucumber? Habang tumatagal, nauubos yung hawak namin. Oo, tubig. Humiliit, tumalabas yung tubig. Tumalabas yung tubig, Ma'am Dina. Opo. Araw po. Tubig kasi yun eh, karamihan tubig. Opo. Yes, oo. Oh. Mahal yan talaga sa Chinese restaurant kasi yung mga laureate eh, ano eh. Kung papakain sila, yun ang pinakamahal eh, yung etong dalawa, no? Talagang abalon tsaka si cucumber. Kung combination yun eh, ano eh, kung nagpaparauriat kasi, ano eh, ang cost eh, nandun yung etong dalawa ang pinakamahal. Oo nga po. And we try naman na ano na tumingin din ng mga mag-aalaga sana. Pero parang ayaw, hindi naman sa ayaw, pero natatagalan sila kasi matagal din silang lumaki. Oo. Si cucumber kasi ang marketable na sizes ay 2 years old. Ganon. So mahirap na kung aquaculture mo yon matagal. Pero ang sabi ng Vietnam, kaya nila 8 months. May technology siguro sila. Oh. Baka pwede tayong pumunta doon at mag ano, at tawag doon immersion. Magkaroon na immersion para makakapi natin. Yung mga kasama namin sa academe, nagpunta sila. Yung taga-UP, nagpunta sila doon para tinignan kung totoo yung sinasabi nila. Pero syempre yung mga ano yata is kailangan may kasama siya doon sa FISPAN para yung mga pagkain na natitira saka yun na yun ang kakainin niya kasi si cucumber kasi yung ano lang siya yung kumakain lang siya doon sa baba. Mm-mm. So kung ano man yung nandoon na nakakain niya sa baba the substrate ay yun po yung pagkain niya. Hindi siya naghahanap ng mga katulad nung abalone kasi yung gulamang dagat ang pagkain ng abalone. Oo, sa seaweeds, Gracilaria. Pero si cucumber, doon lang siya sa baba. So kung ano man yung nakikita niya doon, yun yung kinakain. So hindi mo siya talaga ma-culture na mas mabilis. Akala mo nga, bato lang eh, pagkatigaw mo. Pagka inawa ko, matigas din, pero unti-unti, nade-drain. Kaya numinipis po. Kasi doon, nung pagkagaling natin doon, nag-transfer pala sila sa ANDA ng si cucumber sa ka-abalone. Doon sa kanilang main ano sanctuary. Sabi ko, sayang eh, di tayo nasama. Tayo. Pag-deep na, maraming salamat dun sa trip namin at masaya kami, no? And siguro sa susunod, eh, ano, makapunta rin sa ANDA para makita yung nasa ANDA naman. Pwede rin po. Maki-coordinate lang po tayo sa
sa local government. Ano po sila, yung very ano naman po sila, accommodating, and yun nga, nakikita namin na very ano sila, yung masipag sila doon sa yun, resource management. Mm-hmm. Para dumami po yun. Kasi yung mga, sabi ko nga, is yung mga pinaanak po natin, galing din po sa kanila. Yung pong mga mother, yung mga parents din, ng abalone at saka si cucumber, nanggagaling din po sa waters po ng Anda. Kaya sabi ko doon sa mga kasama ko, mas maganda na ibalik din natin doon. Para yun pong ating, hindi yung pwedeng ilagay doon sa ibang lugar din kasi baka merong issue sa biodiversity. Okay. Magkamatay yung, lang sila doon. Pwede naman pero baka mabago natin. mabago okay. Natin yung mga genes nila. So okay. Maingat lang tayo. Ganun. Ma'am, ano pa yung mga future plans po natin? Ano pa yung mga programa natin para po sa Bicol Region 1? Ay, opo, sa ngayon po, nagkaroon po tayo ng dalawang bagong hatchery po doon. Nakita nyo po doon sa na inaayos nila, yung sea urchin naman, yung sa maritangtang, at saka yung oyster na itry din po natin na padamihin through hatchery. Na, kasi si, sa, alam naman natin si oyster, napakalaki ang potential din po ng ating talaba na... ang laki nga ng nakikita natin na potential, hindi lang sa yung fresh, baka pwede po natin pumunta into processing yes. Oo, yung oyster sauce na napaka importante rin sa ating pagluluto. May nakita mo yung talabang. Demi, nakita mo yung talabang, sarap no? Opo. Gusto ko kumain ng madami. Problema, gabi na kasi noon. Takot lang ako. Pero, sarap. Fresh na fresh. Sabi ko ha, nung binabasa ko kasi do, yung binalikan ko kasi yung Facebook account nila, may ano pala noon, may pa-red tie pala noon. Pero nakalagay naman, is safe kumain noong mga panahon na nandun tayo. Sabi ko, yeah. Nakasingit. Opo, matagal na pong ano, walang red tide sa atin sa Region 1. Matagal na po, siguro mga magto 2 years na rin. So, yun po, ingatan po natin na hindi makakarating. Sabi ko nga, pag nag-red tide ang taon nito, doon sa Masinloc, sa ating kapitbahay, mag-ano na kayo. Anuhin natin ang mga checkpoints, sabi ko, kasi siyempre, baka mamaya makarating din sa atin. Kaya pag may mga ganun, may notice po kami sa mga lahat po ng ating mga LGUs, province, pati media, pati hospitals, ibang agencies na basta meron po tayong red tide bulletin, binibigay po natin para makapag-ready ang anumang kung ang ating mga constituents. Pero so far, wala pong red tide po dito sa atin sa Region 1. Yun, safe kumain ka. Sendo, padala mo na lang. Punta ka ulit dito sa Pangasinan. Babalik po talaga kami. Babalik. Ang dami pa natin hindi na-cover eh. Meron pang dalawang laboratory si Miss Tonet na hindi natin napuntahan. Virtual interview na lang din natin. Sa, yeah. Ay, opo. Yun pong ano, yung ating pag-check po ng ating, may seaweeds laboratory rin po tayo doon. Oh. Tissue culture naman. So, para mas mabilis, tissue culture natin. And then, pag lumaki na siya, i-outplant na siya sa dagat. At doon po natin kukunin yung mga ibibigay natin sa mga gustong mag-alaga ng seaweeds. Yun pong kasing, ano, yun pong... At ay doon po natin tinitiyak na wala pong sakit yung ating mga seaweeds. Kasi minsan, pag nasa labas yan, may mga sakit, lalo na pag taglamig, namumuti yung ating seaweeds. Siyempre, nasisira na. So, yun ang purpose ng ating tissue culture laboratory para ma-maintain po yung quality ng ating itatrim. And then, yung isang laboratory natin, yung... marine tawag nito yung biotoxin laboratory naman. Mm-hmm. Doon po natin chine-check kaagad
may mga mice. So tayo yung mga puting ano. Opo, doon nga daw pinapalaki. Opo, at yun po yung ano, hindi naman sa tawag ito yung pinapahirapan mo, pero yun po kasi yung pinaka mabilis na malalaman kung may red tide. Yun ay papakainin po yung ating mga mice ng mga meat ng shellfish. Makikita natin yung parang, yung tawag nila doon, bioassay. Kung ano, kung ilang minuto, gaano karami yung kinain niya. So doon madedetermine natin kung gaano naman kataas kung merong positive na toxin. So, yun, kung merong ganun, kaagad mag-ano tayo, magbibigay tayo ng information. Yung toxin kasi is ang tinatawag natin na paralytic shellfish poisoning. So, ano yun, pag paralysis kasi ang tirahin niya. So, meron, pinagdiinan natin na makapagpatayo tayo ng ganun doon mismo sa laboratory para kaagad-agad, hindi na natin kailangan na iantayin pa yung galing sa ating central office. Doon mismo makapag-decide na tayo, and then confirmatory na lang po yung ating central office. So yun yung isang laboratory din po natin doon. Opo. So itong laboratory na to ay parang isang way para hindi talaga makapasok agad sa atin yung mga red tide. Magkaroon tayo ng mabilisang action. Oo. Para kung may ano, mag-positive man or na meron na, nakikita natin na pataas na halimbawa at nandun na siya sa level na hindi na po pwede, kagad-agad magsabi tayo sa mga ano na bawal nang kumuha ng mga tahong, mga talaba, bawal nang maglabas. So ma-alert din yung mga checkpoint natin. Ganon, ma-alert din yung munisipyo na sabihin ang mga client, mga fisherfolk na huwag muna, antayin muna natin. Kasi pag ganon, dire-diretso naman po yung pag-test po natin. Ma'am, nakita din namin ni Kasento may mga red tilapia. Ayo. Oo. May research po kasi tayo ng red tilapia sa duck, sa ano naman, sa maalat. Kasi di ba alam natin yung tabang. Tilapia nasa tabang, oo. Pero yung red tilapia kasi meron siyang kakayahan na lumaki sa alat. So yun yung research po natin na diyan sa Alaminos na kung hanggang saan o hanggang gaano kataas yung salinity na pwede nilang mabuhay at lumaki. So meron pa kami mga aabangan dito sa B4 Region 1, ma'am. Kasi nakita ko ayong suporta niyo din sa mga kabataan na gusto pumasok sa fishery. Ay, opo. Mabuti na banggit ninyo. Yun pong ating mga kabataan na gustong mag-aral ng fisheries, meron po tayong scholarship program na binibigay. Pero ito ay competitive exam po ito. So every year, mag-start na po tayo ng middle of the year na magkampanya sa mga graduating na halimbawa grade 11. No, hindi na grade 12 kasi si grade 12 nag-exam na eh. Opo, nakapag-decide na siya. Oo. So yung grade 11 sa itong taon na ito, yung mga grade 11, yun ang mga pwede nating engganyuhin kung gusto nilang mag-aral ng fisheries na mga anak ng mga mangingisda. Yung anak ng mangingisda ang ating priority. So ang mga yung mga parents nila kung rehistrado po sila sa ating mga fisherfolk registration program at doon sa mga munisipyo po nila sa Municipal Agriculture Office, nandun po yung ating database. So mag-rehistro po sila doon kasi yun po yung hinahanap ng application form ng mga estudyante na kailangan may FISR number para
ma-certify talaga na fisher folk. Kasi na, yun nga yung programa eh, para sa kanila. Siyempre, sa iba naman, marami namang ibang programa sa scholarship. So sa atin naman, specifically sa mga fisher folk children. So 20 lahat ang slots ng buong Region 1. Sa apat na probinsya, 20 po sila. Pero may dagdag po yun. Halimbawa, hindi sila anak ng fisherman, pero gusto rin nila. Oo. So sila yung tinatawag natin na industry leader. At mga top 10 or yung they belong to ano, so sa top ng kanilang klase. Hmm. And so pwede rin po yun. Pero tatlo lang po ang slots po nun. Uy, ang hirap. Para ka dumaan sa butas ng karayom dyan. Tatlo lang yung slot. Tapos meron din po tayo yung IP or yung indigenous peoples or indigenous communities. Meron din tatlong slots. Yung ano, yung part na yon. So parang all in all, 26 ang ating scholars. At yon ay libre po. Kung makapasa po sila, mag-enroll po sila sa yung apat na universities po natin or state the college. Isa po yung so magpo-promote po ako dito. Sige po. Okay lang po, ma'am. Sa kung mga taga Pangasinan State University, kung dito sa La Union si Don Mariano Marcos State University. Pag sa Ilocos Sur, yung sila po kasi yung nag-offer ng fisheries na courses. So si Ilocos Sur Polytechnic State College at saka si Mariano Marcos naman doon sa Ilocos Norte. And kung yung sa industry leader naman, pwede naman silang mag-aral doon sa mga national universities natin. Like kung makapasa sila sa UP Visayas kasi doon po yung fisheries, pwede silang pumunta doon. Or si Central Luzon State University, pwede rin sila. Ngayon yung mga matataas din ng score ng mga fisherfolk children, pwede rin po yun kasi may entrance exam din kasi sila. So pwede pa rin. And then kung sa Mindanao kasi yung Zamboanga State College naman, doon naman sila. So libre po ang tuition, dediretso na pong ibabayad ng government sa mga state universities yon. Plus 5,000 a month po ang kanilang stipend. Oh. Or allowance. Oh. Oo. So kung sa isang semester 25,000 iba 5 months. Plus meron silang 4,000 kada year na book allowance, so 2,000 per semester din. So 27,000 ang tatanggapin ng estudyante na stipend po nila or allowance po nila. So, apat na taon yon. So, kailangan tapusin nila ng apat na taon. Tapos... Dapat pala, ma'am. Dapat, ma'am, mas malaking budget palang ibigay doon, no? Para at least mas marami pumasok na dito sa AQUA. Diba? Kasi maraming Opo. Fisher folks, may inland may inland na nag-aano rin ng isda di ba? Yes po, marami po tayong, yan po yung sinasabi namin na sana dagdagan nila kasi kung magusto rin ng mga estudyante, ang dami pong nag-exam. Mahigit po na 100 plus. Ang kaso 20 lang ang kukunin mo doon, so parang nakakasayang din naman, di ba? So sana, yun ang madagdagan din yung scholarship program. Kasi marami din naman ang gusto. At lahat naman po, Sir Sendong, lahat po lahat po ng areas po natin, hindi lang po taga coastal ang mga nag-a-apply. Marami po tayong nasa inland. Lalong-lalo na meron tayong mga galing mga Tarem, meron silang mga sa Ilocos Sur, karamihan doon ang gagaling yung mga IPs po natin. And then meron nga kaming mga iba't ibang nag-graduate na rin na galing ng dito sa La Union, galing ng San Gabriel, Bagulin. So 'yun, masisipag po sila na mag-take din ng fisheries board. So nangiinganyo po kami, sabi ko nga puntahan natin yung mga inland kasi open naman po sa lahat.
basta nakarehistro po sila, lahat naman po ng munisipyo. Nagpaparehistro po kami ng mga mangingisda. Yun pong sabi po na nga natin mangingisda, yun pong nag-aalaga ng isda, nanghuhuli ng isda, nagpuproseso at nagbebenta. Lahat po yun. Fisher po po sila. So, basta nakarehistro po sila, yung mga anak po nila ay po pwedeng makisama dito sa ating scholarship program. Abdina, and ano, yung coastal ano natin, ang luwang eh, mula Ilocos, pababa ng Ilocos Sur, and going La Union, no? Papuntang Pangasinan, puro yung kaliwa, puro, kung galing kang north eh, yung kanan, puro dagat eh, di ba? Oo. Na mahaba po ang coastline po natin. Oo, mahaba. And ano, maraming inland na nagkaano rin, umabangos dun sa area ng Bimali, itong area ng going Lingayit, Dagupan, di ba? Maraming fish cages din dun sa area. Opo, kasi ang Dagupan, Bimali, and Lingayen po ay nakakapasok po yung ano, yung tubig alat or salado, kaya maganda pong mag-alaga ng mga bangus po diyan. Kasi si bangus mas madali po kasing lumaki pag may alat. Sinubukan ko rin po, naglagay po ako sa mga rivers. Ang kaso matagal po ang ano, matagal talaga na pwede silang lumaki, ma-acclimatize naman sila. Pero pag kung i-compare mo sa ano, sa may alat, mas matagal. Yung halimbawa 4 months lang sa alat eh pwede nang marketable. Si ano, dito naman sa pure na fresh, mga 5 to 6 months pa. Maliliit pa sila. So, 'yun, pwede naman. Kaya lang 'yun nga, kailangan niya talaga ng may alat. Yung isda na 'yun. 'Yun po yung kanyang nature. Yeah. Yes, ma'am. May nakita ko dito sa ano eh, sa Carmen, sinubukan ng isang kaibigan ko. Yung tilapia farm niya. Linagyan niya ng ano, ng bangus. Nabuhay. Kaya sabi ko, ay, pwede pala ito. No? Magandang ano ito. Magandang subukan din, maski paano. At least, eh, kung may bangus ka na, May tilapia pa. pwede po. Basta i-acclimatize lang po natin nung maliliit pa sila. Yun nga lang, matagal po silang lumaki. So, pero kung gusto mo yung ihawin lang yung mga, ano, yung mga 6 pieces per kilo, di okay lang naman. Pambahay, pansit pang sariling konsumo muna. Pero maganda yun kasi na malaki din kita sa bangus kasi pag And maganda po yung scholarship, saka tama yung sinabi ni Kasin, sana mas mabigyan mas maraming tao kasi sa 20. Ano yan eh, para ka nag-i-invest sa future ng fishery eh, natin. Diba? So pagka-graduate niya, yan na yung mga technician, yung mga scientist na tutulong din sa atin. So maganda po sana mas maparami pa. So hingi tayo ng budget kasi kayo ba tayo lalapit? nabanggit ko kaya na eh, kay Senator Cynthia nung pag-alis natin no, na kailangan ng budget talaga yung B-Farm sa area. And nakita ko kulang talaga, kailangan na suportahan. Eh, pag-usapan nila para at least maski paano habulin sana itong taon na ito para next year may additional budget tayo dyan. Ay, opo. Salamat. Opo. May mga plano na rin po. Natapos na rin po yung mga plano for 2022. Kaya nga po, ngayon ay nagpa-plano na kami for 2023. Wow! kasi ganun katagal yung paano plano ng ano para susunod na taon. Kasi syempre, kailangan natin ma-submit yan before the middle of the year. Kaya ayan po, mga ganun po yung ano. Kaya nga po, lahat po ng mga requests ng mga ating mga fisher folk ay tinatry namin na noon maipasok siya. Kung hindi siya maipasok,
So sabihin namin na sa pwede ba sa susunod kung makapag-antay kayo sa susunod kasi hanggang doon lang naman yung pondo natin. Kaya sabi namin, i-prioritize and then isunod-sunod po yan kung saan, kung mga request lang naman ng mga fingerlings, yon madali po yon na ano na hanapan. Pero kung mga projects, kailangan i-plano po natin, kasama po sa plano. Yan po. Opo. At saka, ang sabi nga ni Miss Tonette, meron silang mga bagong equipments dun sa kanilang station. Pero matagal na yun ni-request, ngayon pala dumating. isang taon, halos ganon. Minsan kasi yung mga equipment natin, bibilhin pa sa labas. Opo. Kaya yun doon naman, doon naman natatagalan. Pero basta within the year, kasi kailangan, bayaran mo rin yan eh. So dapat dumating siya. Dapat na-deliver siya. Kasi kung hindi siya ma-deliver, hindi mo na mababayaran yan. Patapos na yung taon. Oh. Ayun. Ma'am, break muna tayo. Tapos babalik po tayo. Pag-usapan naman natin. Other services pa na ino-offer ng BFAR Region 1. Ito po ang agree ako dyan. Sige po. Agree ako dyan. Agree ako dyan. Ibabalik ko ang agree ako dyan. Kasama pa rin po natin si Casendo and si Ma'am Rosario ng BFAR Region 1. Ma'am, ano pa yung mga other services na ino-offer natin dito sa BFAR Region 1 na accessible sa ating mga kababayan na gusto pong pumasok sa fishery din? Ay, opo. So, marami po tayong mga iba't ibang projects and services. So, yung mga pinag-usapan po natin kanina is yung mga services po natin sa tungkol sa mga fingerlings, availability ng mga fingerlings, and then yung din sa pag-check po natin ng mga tubig po natin. So tuloy-tuloy po yon, pag-check po natin para masigurado po natin na yung tubig po natin ay tama para sa pag-aalaga. So kasi kung yung ating mga oxygen ay mababa na, hindi na po maganda para sa pag-aalaga po ng ating mga isda. Kaya chine-check po natin yan. And then yung naman po sa ating law enforcement, so mabanggit ko po yung ating pagbabantay din po sa karagatan. So meron po tayong mga law enforcement officers. Pero at the same time, meron po tayong mga trained na mga bantay dagat volunteers sa bawat munisipyo. Sila po ay mga volunteers. Pero sinusuportahan din po ng mga iba't ibang munisipyo. At kaakibat noon, yung ating mga assigned din po na law enforcement officers, so meron din po tayong assigned. At meron tayong mga boats na minemaintain po natin para magtulong-tulong together with other law enforcement agencies ng ating gobyerno like Maritime, Coast Guard, pati Philippine Navy, National Police, tulong-tulong po tayo para mabantayan po ang ating karagatan, mabawasan po yung mga paggamit ng illegal at mabigyan din po ng karampatang penalties kung meron pong yung sumusuway sa ating mga laws. So tutulong-tulong po tayo na sa ating mga local government units na mabantayan ang ating mga karagatan. Pero yun nga po, sa national government, ang jurisdiction po niya is beyond 15 kilometers according to law. Yan po, ang 15 kilometers within the munisipyo ay yun po ang jurisdiction ng local governments. So tayo ay within that 15 kilometers, tutulong tayo doon sa mga pag-aalaga ng karagatan. Pero ang pinaka-main po natin is yung beyond 15 kilometers. And meron din po tayong tulong sa mga inland waters din po, yung tinatawag po natin na ibalik ang sigla sa ilog at lawa or basil. So yung mga rivers po natin na tumutulong tayo na maibalik yung mga ayos, yung mga isda na nandoon,
tumutulong tayo na maglagay. So nakikipag-coordinate po tayo sa mga associations para sila po talaga ang ano mag-alaga. And then tinitraining po sila, ninilinisan yung lugar, naglalagay po tayo ng mga iba't ibang klaseng isda katulad ng yung igat. Kung meron nakikitang igat doon sa kanila, pwede nating lagyan. Yung iba naman, yung mga ibang klaseng isda na nakikita natin doon. Yung sa tilapia and carp naman, ay dahil sila po ay galing din sa ibang bansa, so yun nga po, hindi po natin masyadong inilalagay sa mga open waters. Ito po dapat ay nandoon sa mga ano lang, sa looban. O, ganun. And then yung ano, may hatchery din po tayo ng catfish doon. So yung kaya tayo nakapagturo rin ng pag-aalaga ng o pagpapaanak ng catfish kasi yung hito, meron tayong hatchery sa may Paway. Pero kayang-kaya rin naman yung ating mga ibang kasama na magbigay din ng technical assistance. So yung pinuntahan din po natin doon sa Binlok, kaya rin po nilang mag-extend ng technical assistance kung magpaanak, magturo rin ng pag-aalaga ng hito. Ganon. And then sa post-harvest naman, o nagpapatraining din po tayo ng mga asosasyon, lalong-lalo na sa tulong natin sa gender and development sa mga kababaihan, yung mga pagtuturo natin ng pagdidibone ng bangus, pagbote or battling, ganon. Processing, yung mga iba-ibang processing. So yung bangus, once na naalis mo na yung tinik, lahat ng klase ng processing pwede mo nang gawin, kung ano yung pwedeng gawin sa karne, pwede rin sa sa bangus. Once naalis mo na yung ano niya, yung mga tinik niya. Meron nga kaming pinulungan na pag tinatanong namin, ilan na yung preparation mo ng product development mo? Sabi niya, mga 17 na. Oh, ang galing naman, sabi namin. Kaya maraming iba-ibang klase na ano, yung mga iba nga eh, ginagawa nilang gourmet. Halimbawa, yung maliliit na bangus na pwede mong ibot, parang sardinas. Sardinas, opo. Yes. Pwede naman. So, i-pressure cooker mo yan. So, pag ano, parang sardinas na rin dahil malambot na rin sila, or pwede mo siyang i-smoke muna bago ilagay sa ano. So, marami ng mga iba-ibang klase at kaya rin naman nating ituro yon sa kung sino yung mga gusto. Ganon din sa tilapia. Ganon din sa mga shells, ano kung ano man yung gusto nilang processing. And then dito naman sa trading, sa marketing, minamatch natin or nililink po natin. Halimbawa, yung isang grupo ay nagpo-produce po sila ng mga isda, hindi nila mailabas or hindi nila may benta. So, tumutulong po tayo, inililink po natin sa mga naghahanap naman. So, meron tayong industry forum na ginaganap. So, every quarter po yan, nakikita po na nagkikita-kita yung halimbawa, nagbebenta ng feeds, nagbebenta ng fingerlings, nagbebenta ng yung mga marketable na isda, pati yung kung nagpa-process ka, yung mga packaging materials. So, pinagsasama-sama po natin sila sa isang venue at doon sila na ang mga ano pina-facilitate natin na magkita-kita sila. Hindi na nila kailangan maghanap. So, yun po yung mga tulong natin sa marketing naman. Opo. Kaya nga yung aming po programa eh suportodo. Suportodo sa inyo at kailangan po talaga natin ng mga future Fisher Scientist Technician. Kaya po yung sa scholarship, napakaganda pong programa niyan. And speaking po sa guidance, alam ko si Kasendo, and last time nakagausap-usap tayo dahil po dun sa Hito Hatchery, di ba? Na tinuro nyo kay Kasendo kasama si Miss Tonet. Oo, ma'am, malaki na yung production. At nagbebenta na ako ng ano. Sa inyo, nagbebenta na si Kasendo. Sa tagal natin hindi nagkita, naibenta na yung hito.
Yung malalaki na sir. Maraming maraming salamat po. At sa ating mga kababayan, katulad namin ni Casendo, ay nako, napakaganda po ng aming napuntahan at alam ko na mapapanood niyan sa aming mga susunod na episode. At yun nga po, isang kaalaman na naman tungkol sa agrikultura ang ating napag-usapan. Ang B4 Region 1 nga ay ang nagpo-provide ng assistance at mabilisang aksyon para sa aquaculture at inland water management. Kaya naman maraming salamat po ulit, Ma'am Rosario. Hanggang sa muli, magkakwentuhan tayo ng ganito po. Kaya magbabalik po kami, abangan niyo po ang aming mga episode. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree ako dyan. Agree ako dyan.